Malamig ang hangin. Nang gabi habang hinahangad si Kim papunta sa bus ng terminal, hawak-hawak niya ang maliit na bag. Wala itong ibang laman, kundi ang mga ilang damit, cellphone at wallet. Hindi pa rin siya makapaniwala sa balitang natanggap kaninang umaga. Ang kanyang kakambal na si Diane, na pinakaaalagaan at kaisa-isang kasama sa buhay, ay patay na. Hindi alam ang detalye maliban sa sinabi ng kasintahan nitong si Gary na natagpuan na lamang niyang wala nang buhay si Diane sa bahay nila sa probinsya. Nang makarating siya sa terminal, agad siyang sumakay ng bus papunta ng probinsya ng nobyo ng kakambal. Ilang minuto lamang ang lumipas, bumalik sa alaala ni Dina ang mga huling sandaling nagpaalam sa kanya ang kanyang kakambal. "Dina, pupunta muna ako sa probinsya nila Gary." Masayang sabi ni Diane noon. "Siguradong magugustuhan mo rin kung sumama ka." "Bakit ka pa pupunta, Diane? Hindi mo naman gaanong kilala ang lugar na yun." Pag-aalala ni Dina. Ngunit sa huli, hinayaan niya na lamang ang kakambal. Nakita niyang masaya ito at gusto niyang suportahan ang anumang nagpapasaya sa kanyang kakambal. "Siguraduhin mo lang na mag-iingat ka." Malumani na sabi ni Dina noon kahit may pangamba na nararamdaman. Tumagal ng halos 18 oras ang biyahe ni Dina at kinakailangan pa niyang sumakay ng barko bago makarating sa liblib na bayan ng pamilya ni Gary. Napalilibutan ng mga kagubatan ang lugar na tila napakatahimik at malayo sa modernong buhay sa Maynila nang makarating siya. Sumalubong kaagad sa kanya si Gary, namumugto pa ang mga mata. Halos mangiyak-ngiyak ito habang inaasikaso si Dina. "Dina, hindi ko alam kung paano ako magsisimula." Mahina at nanginginig na boses ni Gary. "Wala akong kaalam-alam. Bigla na lang siya." "Anong nangyari, Gary?" Matapang ngunit nanginginig na tanong ni Dina. Pilit niyang nilalabanan ang kaba at ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Anong nangyari sa kakambal ko?" Ngunit hindi sumagot ng tuwiran si Gary. Halatang hindi nito kayang ipaliwanag ang mga nangyari. "Basta pag uwi ko, wala na siya. Hindi ko alam kung bakit." Sagot nito, muli itong napaiyak. Kinapa ni Dina ang sariling dibdib, pilit na pinipigilan ang muling pagluha. Buo na ang loob niya na malaman ang buong katotohanan. Sa lamay, tahimik ang buong paligid. Kakaunti lamang ang dumadalaw at napansin ni Dina na parang nag-iingat ang bawat isa sa kanilang mga sinasabi. Kapag tinatanong niya kung paano nangyari sa kakambal, ang mga sagot puro lamang maiiksi at hindi buo. "Wala ho kaming alam, ma'am," ang sagot ng isa sa mga dumalaw. "Pagdating lang po namin ay..." Pilit binubuksan at sinusubukang unawain ni Dina ang mga sitwasyon. May kakaibang nararamdaman siya sa kilos ng mga tao sa paligid. Bukod pa rito, mabilis na nagdesisyon ang pamilya ni Gary na agad na ilibing ang bangkay ni Diane. "Bakit parang minamadali nila?" tanong ni Dina sa kanyang sarili habang tinitingnan ang kabaong ng kakambal. Hindi niya masabi, ngunit may malamig na pakiramdam siyang bumabalot sa kanyang isipan. Matapos ang libing, lumapit muli si Gary kay Dina at sinabing maaari na siyang bumalik sa Maynila. Subalit, matigas ang paninindigan ni Dina. "Hindi ako aalis dito, Gary." Madiin niyang sabi. "Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nalalaman ang totoo kung anong ikinamatay ng kapatid ko." "Pero Dina, wala ka nang mapapala dito. Mas mabuti pang bumalik ka na." Pamimilit ni Gary na halos namumula na sa galit o kaba na hindi matukoy ni Dina.
Nang hindi tumugon si Dina, napansin niyang lalong tumitindi ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. Tila may gustong itago o isang bagay na hindi niya kayang sabihin. Lumipas ang mga araw. Naging tahimik at mapanlin lang ang paligid. Hindi pa rin umaalis si Dina sa bahay ni Gary. Patuloy siyang nagtatanong sa mga tao at humahanap ng paraan para malaman ang mga nangyari. Minsan, narinig niya ang bulong-bulungan sa kalsada at mga patagong tingin ng ilang residente na tila nag-uusap na patago. Kahit pili siyang inaalok ni Gary na bumalik ng Maynila, mas pinili ni Dina na manatili at unti-unting tuklasin ang mga kakaibang pangyayari. Naging palaisipan sa kanya ang mga kakaunting bisita sa lamay, ang biglang paglibing at ang tila takot ng mga residente sa lugar. Sa isang gabing madilim, habang nakatago si Dina sa may bintana ng kanyang kwarto, may narinig siyang mga tunog mula sa kagubatan. Mga bulong at hagikik na tila nang gagaling sa mga engkanto at aswang, hindi siya mapakali. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Muli niyang sinumpaan sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang araw, nararamdaman ni Dina na parang may nagmamasid sa kanya. Hindi lamang minsan, kundi halos araw-araw at tuwing gabi, nararamdaman niyang may mga matang nagbabanday sa kanya. Tuwing titingin siya sa likuran o sa labas ng bintana, wala siyang makita kundi ang dilim at mga anino ng mga puno sa kagubatan. Sa kabila ng latang ito, hindi siya natinag. Gusto niyang malaman ang totoong nangyari sa kakambal niya, kahit nakabalit nito ang sarili niyang kapamakan. Sa huli ng gabi ng kanyang pananatili sa bahay ni Gary, isang matandang babae mula sa isang baryo ang lumapit sa kanya. Pigil ang mga salita nito na tila ba nanginginig ang boses. Iha, huwag ka nang magtanong pa kung ano man ang nangyari sa iyong kapatid. Baka ikaw pa ang sumunod. Nagulat si Dina sa mga salitang yun. Ngunit bago pa man siya makatanong, nagmamadali nang umalis ang matanda. Lalo siyang kinilabutan. Tila mas lumalim ang misteryo sa lugar na yun. At kasama siya sa gitna nito. Lalong pinaiigting ng mga tanong at kaba ang bawat kilos ni Dina. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan, ngunit nabuo sa kanyang loob na tutuklasin ang katotohanan. Ang katahimikan sa liblib na probinsya na minsang parang paraiso para kay Dayan ay tila naging isang malupit na bangungot para kay Dina. Sa kanyang pagtuklas, natuklasan niyang ang bayan na yun ay may mga lihim at pilit na itinatago. Lihim na maaring sa misteryosong pagkamatay ng kanyang kakambal. Kung anuman ang dahilan ng latang ito, tahimik na bulong ni Dina habang binamasdan ang bawat buwan mula sa kanyang bintana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, narinig niya ang mga yapak ng mga taong tila papalapit sa kanyang tinutuluyan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sarili at pilit na inihahanda ang kalooban para sa anumang pwedeng mangyari. Ang pag-aakalang masisiguradong protektado si Dayan ng nobyo nito ay nagdulot ngayon ng mas malalim na takot kay Dina. Kailangang malaman niya ang lahat upang mabigyan ng katarungan ang kanyang kakambal at upang makalabas ng lugar na yun ng buhay.
Sa patuloy na pananatili ni Dina sa baryo, ramdam niyang lumalalim ang tensyon sa pagitan nila ni Gary. Araw-araw, tila pinipilit siya ng lalaking bumalik sa Maynila. Kung ano-anong alibay ang sinasabi ni Gary, may paparating na bagyo, walang masyadong pagkain sa lugar, o kaya naman mga pabor na siyang hihilingin sa kanyang pamilya na hindi siya maaring abalain pa ni Dina. Dina, mas mabuti pang bumalik ka na sa Maynila. Pangungumbinsi ni Gary habang tumitingin sa kanya ng tuwid, ngunit may bakas na pag-aalala sa mga mukha. Baka maging delikado para sa'yo kung mananatili ka dito. Ngunit si Dina, buo ang loob na malaman ang totoo. Matapang na sumagot. Gary, kung ayaw mo kong manatili rito, ako mismo maghahanap ng maupahan. Pero isang bagay ay malinaw, hindi mo ko makukumbinsing umalis. Ramdam ni Dina na tila lalong naiinis si Gary, ngunit wala na itong magawa kundi hayaang sundin ang kanyang plano. Nagsimula na siya maganap ng mga sagot sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Nagsimula si Dina na magtanong-tanong sa mga taga-kabarangay sa pag-aasang makakakuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Gary o anumang kakaibang pangyayari sa lugar na yun. Isang matandang lalaki na mukhang matagal nang nakatira roon ang nagbigay ng kakaibang sagot sa kanya. Iha, wala namang kaming napansin na may bisitang dumating sa baryo. Kadalasan, lahat ng mga bagong dating dito ay kilala namin. Sabi ng matanda habang pinupunasan ang kanyang salamin. Nagtaka si Dina kung ganun, paano na lamang bigla na lang dinala si Diana sa sarili sa isang baryo na tila hindi pamilyar sa kanya sa kahit kanino sa lugar. Habang iniisip niya ang mga sagot, napagdesisyon na niyang balikan ang mga chat messages ng kanyang kakambal na si Diana. Habang binabasa ang mga mensahe, isang chat ang umagaw ng kanyang atensyon mula kay Diana. May isang mensahe na tila hindi natapos, ngunit tila puno ng takot. Hindi siya tao! Hindi siya tao! Wala nang iba pang detalye at mukhang hindi na naipadala pa ang sumunod na mensahe nito. Lalo pang lumalim ang pag-aalala ni Dina. Anong ibig sabihin nito? Anong klaseng tao ang tinutukoy ni Dayan? Muling nagtungo si Dina sa opisina ng barangay. Kinausap ang kapitan. Sa seryosong tono, tinanong niya ang tungkol sa pamilya ni Gary. Kapitan, kilala niyo po ba ang pamilya ni Gary? Tanong ni Dina habang pinipigil ang kaba. Iha. Sagot ni kapitan na tila naguguluhan. Hindi ko matandaan ang pamilyang yan. Ang alam ko, umalis na sila rito ng matagal na. Pero sasabi mo, dito sila nakatira? Gary po ang pangalan ng lalaki, paliwanag ni Dina. Dito niya dinala ang kapatid ko. Dito sila tumutuloy. Nagkatinginan ang ilang opisyal ng mga barangay na tila nag-uusap sa kanilang mga mata. May tila alinlangan silang sabihin, ngunit nagpatuloy si kapitan. Ah, ang totoo, iha. Matagal na kaming walang balita sa pamilya ni Gary. At kung totoo ngang nandito sila, bakit hindi man lang sila nagpaalam sa amin? Lalo pat balita namin, walang natirang miyembro ng pamilyang yun. Lalong lumakas ang kutob ni Dina. Hindi lamang iyon ang nakakaalarma, kundi ang sinabi pa ng kapitan na wala silang balita na may namatay sa kanilang baryo. Kung namatay ang kapatid mo rito, patuloy ni kapitan, bakit hindi mo lang nila ipinaalam sa amin? Bihira ang ganong pangyayari. Naguguluhan si Dayan sa mga nalaman.
Parang lahat ng mga piraso ng mga impormasyon ay hindi nagkakatugma. Kung walang natirang miyembro ng pamilya ni Gary sa lugar na yun, bakit tila alam na alam ni Gary ang baryo? At kung totoong namatay si Dayan, bakit walang nakakaalam tungkol doon? Habang bumabalik si Dina sa bahay ni Gary, muling sumagi sa isip niya ang mensahe ni Dayan. Hindi siya tao. Ano kayang ibig sabihin ng mga salitang yun? Nang muli silang magkita ni Gary, pinilit niya itong magsalita. Gary, gusto kong malaman ang totoo. Sino ka ba talaga? Bakit parang lahat ng tao rito walang alam sa nangyari kay Dayan? Di natigilan mo na to. Madiin na sagot ni Gary na halos hindi na tumingin sa kanya. Hindi mo na kailangan malaman pa ang iba. Ngunit lalo lamang naging matatag ang paninindigan ni Dina. Kung wala kang itinatago, bakit hindi mo ko kayang harapin? Natigilan si Gary. Ngunit nananatiling tahimik, hindi na nito masagot ang mga tanong ni Dina. Kaya iniwan na lamang siya nito sa kalagitnaan ng usapan. Muling iniwan ni Dina nang may maraming katanungan kaysa sa sagot. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang pakiramdam ni Dina na parang may nagmamasid sa kanya. Pakiramdam niya, sinusundan siya ng mga mata tuwing gabi. Lalo pang nagpatindi sa kanyang pagdududa ang mga bulong-bulungan mula sa ilang residente na tila may takot na hindi nila maipaliwanag. Hindi niya alam kung anong paranoia ba ito o kung may ibang nilalang sa paligid na nagmamanman sa kanya. Isang gabi, muli niyang naramdaman ang mga yapak sa labas ng kanyang tinutuluyan. Ngunit ngayon, mas naging malinaw sa kanya na hindi ito basta tao lamang. Masyadong magaan at halos hindi marinig ang bawat akbang. Sinilip niya ang bintana, ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga anino ng puno na hinahampas ng malamig na hangin. Habang pinipilit ni Dina na ituloy ang kanyang mga imbestigasyon, tila mayroong mga pwersang pilit na humihila sa kanya upang tumigil. Hindi na alam ni Dina kung sino ang maaring pagkatiwalaan, kahit ang kapitan ng barangay, tila may itinatagong lihim. Ngunit isa lang ang alam niya, hindi siya maaring umurong. Kailangang malaman niya ang buong katotohanan para sa kanyang kakambal na si Dayan. Isang umaga, bumalik siya sa opisina ng barangay at kinausap si Kapitan. Kapitan, kailangan ko malaman ang lahat tungkol sa pamilya ni Gary, hiling niya. Tila nag-aalilangan pa rin ang matandang kapitan, ngunit sa bandang huli, napilit siya ni Dina. Iha, matagal lang may kwento tungkol sa pamilyang yun. Panimula ni kapitan na tila boses na nanginginig. May sabi-sabi ng pamilya nila. Hindi pang karaniwang tao. Sinasabing may lahi raw silang hindi maipaliwanag. Mga nilalang na may kakaibang anyo. Nagulat si Dina. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong alam niyo tungkol sa kanila? Ang alam ko lang. Patuloy ni Kapitan habang patagong sumusulyap sa paligid. Ay, may mga taong nakapansin minsan. May mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay ng pamilya ni Gary. At pagkatapos nilang umalis, wala nang bumalik. Wala nang nakaaalam kung saan sila pumunta. Lalo pang nalito si Dina. Ngunit isa lang ang malinaw. Merong malalim na lihim ang pamilya ni Gary. Posibleng yun may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa kabila ng mga sinabi ni Kapitan,
hindi pa rin makontento si Dina. Gusto niyang makausap ang iba pang mga residente para makakuha ng mas maraming impormasyon. Ngunit napansin niyang tila iwas ito sa kanya. Marahil ay nakarating na sa kanila ang kanyang mga tanong at takot na silang magsalita. Isang hapon, nakipag-usap siya sa isang matandang babae na mukhang may nalalaman sa mga kakaibang kwento ng baryo. Tahimik itong lumapit sa kanya habang nakaupo si Dina sa labas ng bahay ni Gary. Iha! Sabi ng matanda na halos pabulong ang tinig. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na rito. Hindi mo kakayanin ang mga lihim na nagtatago sa kagubatan. Hindi na muling nagtanong ba si Dina dahil agad nang umalis ang matanda. Ngunit hindi yun naging hadlang para sa kanyang determinasyon. Halos sumikip ang dibdib ni Dina habang papalapit siya sa bahay ni Gary. Ang paligid ay tahimik, tila walang tao. Ni isang tao ang naruroon. Nang makarating na siya sa pintuan ng bakuran, napansin niyang nakabukas ang gate. Gary! Sigaw ni Dina. Gary, lumabas ka! Alam ko nandyan ka! Ngunit wala siyang marinig na sagot. Tumigil siya saglit, hinihintay na maririnig ang kahit anong tunog mula sa loob ng bahay. Ngunit wala ni isang kaluskus at tanging tunog lamang ng mga dahon na hinahampas ng hangin ang bumabasag sa katahimikan. Napansin ni Dina na bukas ang ilaw sa loob ng bahay, kaya nagtaka siya. Bakit bukas ang ilaw kung walang tao? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpasya siyang pumasok sa bakuran, dahan-dahang iniangat ang gate na umiingit pa ng bahagya. Pumasok si Dina sa loob ng bakuran, lumapit sa pintuan ng bahay. Kumatok siya habang patuloy na tinatawag si Gary. Ngunit nanatiling walang sagot, tahimik ang buong bahay. Tila walang kahit sinong nakatira. Ngunit nararamdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Alam niyang may mali. Nilibot niya ang bakuran sa paghahanap ng kahit na sino mang pwedeng makausap. Nang papalapit na siya sa likod ng bahay, nakita niya ang isang matandang babae na tila nagwawalis ng mga dahon sa ilalim ng isang malaking puno. Kahit hapon na, abala pa ang matanda sa paglilinis. Lumapit si Dina sa matanda na tila nagulat nang makita siya. Manang, sabi ni Dina. Nasaan po si Gary? Huminto sa pagwawalis ang matanda. Bahagyang tumingin kay Dina. Wala rito ang pamilya nila. Sagot ng matanda na tila ba iwas sa mata ni Dina. Wala. Nagtatakang tanong ni Dina. Pero kailan sila umalis? Ilang araw na silang wala. Mahinahong tugon ng matanda. Eh, hindi ko alam kung kailan sila babalik. Nararamdaman ni Dina ang isang malamig na simoy ng hangin na tila may hatid na babala. Bakit parang biglang naglaho ang pamilya ni Gary na walang paalam? At bakit tila walang nakaalam kung saan sila napunta? Matagal na po ba kayo nagtatrabaho rito? Tanong ni Dina na umaasang may makukuwang sagot mula sa matanda. Oo, iya. Ilang taon na ako nagtatrabaho rito. Nag-aasikaso ako tuwing umaalis sila para alagaan ang bakuran at linisin ang paligid. Sagot ng matanda, ngunit halatang may pag-aalinlangan sa mga salita. Nabuhayan ng loob si Dina. Siguro may alam ang matanda tungkol sa nangyari kay Dayan. Manang, sabi ni Dina,
na nagpakumbaba at sinubukang gawin ng mahinahon ang kanyang boses. Nakita niyo po ba ang kakambal ko nung dumating siya rito? Alam niyo po ba ang totoong nangyari sa kanya? Nag-iba ng ekspresyon ang matanda. Napansin ni Dina na tila umiiwas ito sa kanyang mga mata. Muling ibinaling ang atensyon sa pagwawalis ng mga dahon. Iha, hindi ako pinapapasok ng bahay kapag nandito sila. Sagot ng matanda. Pag-aalis lamang sila, saka ako pumupunta para maglinis. Ngunit may kakaibang nararamdaman si Dina. Parang may itinatago ang matanda sa bawat pag-iwas nito sa kanyang mga tanong. Lalo lamang tumitindi ang kanyang hinala. Manang alam ko may alam kayo. Nakikiusap ako. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari kay Dayan? Hindi na sumagot ang matanda. Ipinagpatuloy na lamang nito ang pagwawalis ng dahon. Ngunit bago siya muling magpatuloy, may nasabi ito na hindi sinasadya. Tila isang pagkakamali. Hindi ako dapat magsalita. Pabulong ng matanda sa kanyang sarili. Narinig iyon ni Dina. Agad siyang muling nagtanong. Manang, anong ibig niyong sabihin? Anong ibig niyong sabihin na hindi kayo dapat magsalita? Hindi na umimik ang matanda. Tumingin ito kay Dina. Nang saglit na tila puno ng takot at pag-aalinlangan. Maya-maya pa'y tumalikod na ito at nagmamadaling umalis. Tila takot na may makakita sa kanila. Naiwang mag-isa si Dina, ngunit mas lubalim ang kanyang hinala. Alam niyang may isang bagay na hindi sinasabi ang matanda. Isang bagay na may kinalaman sa kanyang kakambal. Sa kanyang pagbabalik sa bakuran, muling inisip ni Dina ang lahat ng mga kakaibang pangyayari mula nang dumating siya sa baryo. Bukod sa mga kakaunting bisita sa lamay, sa mga misteryosong pagkawala ng pamilya ni Gary at sa mga takot na bumabalot sa mga residente, napagtanto ni Dina. Tila may mga patagong kwento at lihim sa lugar na yun na pilit itinatago ng mga tao. Habang naglalakad siya palayo ng bahay, napansin niya ang mga bakas at yapak sa lupa. Parang walang naiwang tanda ng anumang aktibidad sa buong lugar. Wala ring indikasyon na may mga taong bumalik sa bahay mula nang umalis ang pamilya. Lalo siyang kinilabutan. Ano ba ang nangyayari sa lugar na yun? Bago umalis sa bakuran, may naaninag siyang isang maliit na silid sa dulo ng bahay. Bukas ang bintana nito, parang naririnig niya ang mahinang bulong na nagmumula sa loob. Agad siyang lumapit. Ngunit, nang sinubukan niyang silipin, isang malakas na pagaspas ng hangin ang humampas sa kanya. Ang mga bulong ay nawala na parang bula, na tila isang babala para lumayo siya. Ngunit mas pinili ni Dina na manatili at ituloy ang kanyang imbestigasyon. Alam niyang malapit na siya sa katotohanan. Hindi na siya aatras. Malino sa kanya ang pagkamatay ng kanyang kakambal ay hindi simpleng aksidente lamang. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari. Kahit nangangahulugang, haharapin niya ang mga panganib na nagtatago sa dilim. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang muling kausapin ang ilang mga residente. Ngunit mas naging mailap sila, tila natatakot na makipag-usap sa kanya. Kahit ang mga dati niyang kausap na maayos, biglang nagbago ang mga asal at tila iniiwasan siya. Habang nag-iikot siya sa baryo, nakita niya ang isang batang lalaki. Tila tahimik, ngunit matalas ang tingin. Nakaupo ito sa ilalim ng isang puno at nagmamasid sa kanya.
Naglakas loob siyang lapitan ang bata. "Kilala mo ba si Gary?" tanong niya sa bata. Tumango lamang ang bata at bagyang ngumiti, ngunit hindi na nagsalita pa. "May alam ka ba sa pamilya niya?" patuloy na tanong ni Diana. Ngunit sa halip na sumagot, biglang bumaling ang tingin ng bata sa likuran ni Dina. Paglingon niya, nakita niyang muli ang matandang babae na nagwawalis kanina. Nakatayo ito sa malayo, tahimik na nakatingin sa kanila. "Manang?" bulong ng bata sa mahinang boses. Tumingin uli si Dina sa matanda, ngunit bago pa niya ito malapitan, naglakad na ito papalayo. Mabilis na nawala sa kanyang paningin, muling binalingan ni Dina ang bata. Ngunit wala na rin ito sa puno. Nawala ito na parang bula sa gitna ng tahimik na baryo. Lalong lumakas ang gutob ni Dina na may mga bagay na hindi sinasabi ang mga tao sa lugar na yun. Hindi na lamang ito simpleng hinala. Para bang isang misteryosong pwersa ang nagtatangkang magtago ng mga katotohanan sa kanya. At habang patuloy ang kanyang pag-iimbestiga, parang mas lalo siyang nilalapit sa isang katotohanang mas malaki at mas nakatatakot kaysa sa inaasahan ni Dina. Sa pagbabalik niya sa kanyang inuupahan, muli niyang sinuri ang mga mensahe ni Diana sa kanyang cellphone. Sa bawat pagbasa, mas lumilinaw sa kanya ang mga salitang hindi siya tao. May mas malalim pang kahulugan. Hindi basta tao ang pumatay kay Diana, hindi isang bagay na mas mabagsik at mas mapanganib. "Alam kong hindi ka tao, Gary," bulong ni Dina sa kanyang sarili habang pinipilit ang sariling lakasan ang loob. Hindi na siya maaring umurong pa. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan kahit ano pa ang kapalit. Muling bumalik si Dina sa bahay ni Gary pagsapit ng gabi. Buo na ang loob niyang hanapin ang mga kasagutan kahit na ang kapalit ito'y ang kanyang kapahamakan. Nang makarating siya sa gate, napansin niyang mas madilim ang paligid kesa sa dati. Kahit may ilang ilaw na bukas, pakiramdam niya tila binabalot ng dilim ang buong lugar. "Gary!" muli niyang sigaw. "Harapin mo ako!" Ngunit walang sumasagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa pintuan ng bahay. Dahan-dahan ang bawat takbang habang pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa kanyang paglapit sa pintuan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang presensya na tila ba nagpaparamdam sa kanya. Sa mga sandaling yun, alam ni Dina na hindi lamang siya ang nasa lugar na yun. May mga mata sa dilim na nagmamasid sa bawat kilos niya, nag-aabang ng bawat galaw. Nang buksan niya ang pintuan, isang malakas na pagaspas ng hangin ang humampa sa kanya. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang makitang kahit na sino. Naramdaman niya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo sa braso, ngunit hindi siya umurong. "Hindi ako natatakot sa inyo!" sabi niya ng mariin, kahit naramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. "Para kay Diana, haharapin ko kayo!" At sa kanyang puso, alam niyang handa na siyang malaman ang buong katotohanan kahit gaano pa ito kasakit o nakatatakot
dahil para sa kanyang kakambala, walang takot na hindi niya kayang lampasan. Sa muling pagbabalik ni Dina sa bahay ni Gary, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Parang bagay na siyang hindi kayang itago ng ninuman. Parang ang bawat kaluskus ng buhangin, ang tunog ng mga dahon sa bakuran, tila bumubulong ng babala. Hindi pa man siya nakalalapit sa gate ng bahay, nakita niya mula sa malayo ang matandang babaeng nagwawalis sa bakuran. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila ba inaasahan ng matanda ang pagdating niya. Ngumiti ito, bahagya lamang at tumigil sa kanyang ginagawa. Baka bumalik si Gary ngayong gabi, sabi ng matanda na walang pag-aalinlangan. Kung gusto mo, maaari kang manatili rito para hintayin siya. Nagdadalawang isip si Dina sa una, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing tama ang sabi ng matanda. Buo rin ang loob niya na tapusin ang lahat ng mga tanong at takot na bumabalot sa kanyang isipan, kaya pumayag siya sa alok ng matanda. Dinala siya ng matanda sa terasa ng bahay, isang lugar na bihirang gamitin, ngunit malinaw na nakikita mula sa labas. Dito laging naupo si Gary kapag bumabalik siya, sabi ng matanda habang inilagay ang isang lampara sa lamesa. Kaya dito mo siya hintayin. Habang naruroon sila, naging kakaiba ang pakiramdam ni Dina. Hindi mapigilan ang magtanong sa kanyang isip kung bakit tila masyadong alam ng matanda ang mga kilos ni Gary. Nagsalita uli ang matanda bago umalis na parang nagbubulong sa dilim. Kahit anong mangyari, huwag kang matutulog, babala ng matanda. Kapag nalaman ni Garing nandito ka, tsaka aalis yung kaagad. Lalong tumindi ang pagdududa at kaba ni Dina, ngunit buo ang loob niyang manatili at harapin si Gary. Ang huling sinabi ng matanda bago umalis, mas nagbigay pa ng pangamba sa kanya. Maaga akong babalik bukas, wika ng matanda. Sana'y magtagumpay ka sa iyong layunin. Pero kung ako sa'yo, makabubuting magpakalayo-layo ka na lamang para hindi ka na mapahamak. Nagbago ang mukha ni Dina sa determinasyon tungo sa pagkagulat. Pilit niyang pinipigilan ang matanda at sinabing magsalita ng diretso kung ano ang nalalaman nito. Ngunit mabilis ring umalis ang matanda nang hindi siya pinapansin. Naiwan si Dina sa terasa ng bahay, nag-iisa at puno ng mga tanong sa isip. Umiikot ang naipong pagdududa at takot sa kanyang utak. Habang pinagmamasdan ang mga anino sa paligid, napansin niyang unti-unti nang dumidilim ang langit at naramdaman niya ang lalong papalakas na hangin. Ramdam niya ang malamig na pag-agos nito sa kanyang mga bisig. Tila bumabalot ng katahimikan ng gabi sa bawat sulok ng bahay. Sa kanyang sarili, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya dapat matulog. Sinubukan niyang panatiling alerto ang isipan, ngunit habang lumilipas ang mga oras, tila lumalalim ang nararamdaman niyang antok. Pilit niyang pinananatiling gising ang kanyang mga mata sa pamamagitan ng paglalakad-lakad sa terasa, patingin-tingin sa paligid at pagmulat ng malaking mga mata. Ngunit habang napapalalim ang gabi, ang mga mata niya ay tila binabalot ng lambong ng antok
na hindi niya kayang labanan. Dahan-dahang sumasara ang kanyang mga mata. Kahit pilit niyang nilalabanan, hanggang sa tuluyan na siyang napaupo sa isang upuan na nagdala ng labis na antok. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog. Ngunit isang malakas na tunog ang nagpagising sa kanya. Parang may isang bumagsak sa terasa. Isang mabigat na bagay. Mabilis niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit pakiramdam niya. Parang nasa gitna pa rin siya ng isang bangungot. Sa gitna ng dilim, may naramdaman siyang isang presensya na parang nagmamasid sa kanya. Halos hindi siya makagalaw dahil sa kaba. Ang bawat tibok ng puso niya, tila ba'y nagpapabilis ng takbo ng mga oras. Hanggang sa makita niya ang isang aninong gumagalaw, mabagal. Ngunit halatang malaki at tila naglalakad papalapit sa kanya. Halos pigilan ni Dina ang kanyang paghinga upang hindi mapansin ang nilalang na yun. Hindi niya kayang kumilos at ang bawat segundo ay tila mas bumibigat ang kanyang kalooban. Pilit niyang itinataas ang ulo at unti-unting tumatayo sa kanyang kinauupuan. Ramdam niyang tao ang anino na yun. Ngunit hindi siya makakilos ng maayos dahil sa bigat ng antok. Pilit niyang kinakalma ang kanyang sarili. Ngunit hindi maikakaila ang takot na bumabalot sa kanyang isipan. Sino? Tanging nasambit ni Dina na halos nanginginig ang boses. Walang sagot mula sa aninong nasa harapan niya. Nakita niya na lamang ang isang mabagal na paggalaw ng mga kamay nito na tila ba may gustong sabihin o ipakita sa kanya. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niyang parang lumalamig ang paligid. Dahan-dahang lumapit ang anino sa kanya. Habang papalapit ito ng papalapit, unti-unti niyang napagtanto ang anyo na nasa harapan niya. Hindi ito isang ordinaryong tao. May kakaibang anyo ito na tila mas mahaba ang mga braso, mas malalim ang mga mata, mas malamig ang mga kamay. Ang tanging nagawa na lamang ni Dina ay umatras, ngunit sa bawat hakbang niya paatras, parang mas bumibigat ang pakiramdam niya. Pilit niyang pinipilit ang mga mata na manatiling bukas at ang sarili na manatiling alerto. Ngunit ang antok ay patuloy na humihila sa kanya pababa. Nang maramdaman ni Dina ang labis na pagod at antok, mas pinili niyang bumagsak sa malamig na sahig ng terasa. Ramdam niya ang bigat ng mga mata niya. Ngunit pilit niyang nilalabanan ang tuluyang pagkatulog. Nang muli siyang dumilat ng bahagya, nasaksihan niya ang isang malakas na pag-ungol. Isang tunog na tila nagmumula sa isang nilalang na hindi niya kayang ipaliwanag. Nakita niya ang anyo ng nilalang na yun. Sa una, tila tao pa rin, ngunit unti-unting nagbabago ang itsura. Ang mga mata nito'y tila nagliliwanag sa dilim at ang hugis ng katawan ay nanginginig. Mas mahaba at mas matalim ang mga galaw. Hanggang sa tuluyan ang lumitaw ang tunay na katauhan nito. Sa takot, tuloy nang bumigay ang diwa ni Dina, kaya siya ay nakatulog. Nagising si Dina sa isang malambot na kama. Tila kakaiba ang pakiramdam niya. Suot niya isang maluwang at mahabang nightgown na kulay puti. Hindi yun ang suot niya kagabi. Habang naguguluhan, narinig niyang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang babae na may dalang pagkain. Gising ka na pala.
sabi ng matanda na tila walang bakas ng takot upang aalindangan. Nagulat si Dina, agad siyang bumangon mula sa kama. Nasaan ako? Bakit ako nandito sa kwartong to? Anong nangyari kagabi? Sunod-sunod niyang tanong. Tumigil ang matanda sa pag-aayos ng mga pagkain sa mesa. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Naabutan kitang nakatulog sa terasa kagabi. Basang-basa ka ng ulan, kaya binuhat kita't dinala rito. Bidihisan kita dahil basang-basa ang damit mo. Hindi makapaniwala si Dina. Naalala niya ang labis niyang nilalaban ng antok. Hindi niya naramdaman ang ulan o ang lamig na sinasabi ng matanda. Hindi ako naniniwala! Madiin na sagot ni Dina. Dumating ang amo mo kagabi, di ba? Ginamitan niya ako ng itim na kapangyarihan, kaya ako nakatulog ng ganon. Nanginginig ang kanyang boses habang tinitingnan ang matanda. Hindi ako naniniwalang ikaw ang nagdala sa akin dito. Umamin ka! Ang halimaw mong amo ang gumawa nito sa akin! Halos hindi na kumibu ang matanda. Ngunit nang muling magsalita si Dina, biglang sumigaw ito. Hindi halimaw ang alaga ko! Sagot ng matanda na may halong galit at takot. Napatigil si Dina at napaisip sa mga salitang yun ng alaga. Ibig bang sabihin, yaya ka niya? Kung ganun, nasaksihan mo buong pangyayari. Alam mo na may lima pamilyang ito. Nagpursigi si Dina na magtanong pa. Ibig sabihin, kilala mo si Gary mula nung bata pa siya. Alam mong may lima pamilyang ito. Wala akong alam. Mariing sagot ng matanda, pilit na iniiwasan ang mga mata ni Dina. Ngunit sa sobrang galit at determinasyon, sinakal ni Dina ang matanda at nagmamatigas pa rin na patuloy na umiiwas ng tingin. Aminin mo! Sigaw ni Dina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam ko nilagyan mo ng pampatulog ang ininom ko kagabi! Nakita kita! Pinainubo ko ng tsaa bago ako tuluyang antukin. Bakit mo ginawa yun? Ginawa mo yun para protektahan ang demonyo mong amo! Nagpupumiglas ang matanda, ngunit hindi binitiwan ni Dina ang pagkakasakal dito. Ang alaga mo si Gary! Alam ko may kinalaman siya sa pagkamatay ng kapatid ko! Sabihin mo sa akin ang totoo! Utang na loob sabihin mo kung anong totoo! Utang na loob sabihin mo! Pagod na at halos humihikbi na sa galit. Muling nagsalita si Dina. Nanginginig ang matanda. Tila hirap na hirap sa paghinga. Sa wakas, humupa na ang pagtutulito at nagsalita ng mahina na parang sumusuko na. Siya ba pumatay kay Dayan? Tanong ni Dina. Halos wala ng boses na lumalabas sa kanyang bibig. Bakit siya ginawa yung kay Dayan? Buong akala ko mahal yung kakambal ko. Napaluha si Dina. Hindi niya maintindihan kung paanong ang isang taong tila nagmahal sa kanyang kakambal ay magagawang maging sanhi ng kamatay nito. Isang libot isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamasakit na tanong kung bakit pinayagan niyang mangyari ang lahat ng yun. Bakit? Muling tanong ni Dina habang mahigpit pa rin ang kanyang paghawak sa matanda. Bakit tinayaan niya kumantong sa ganun ng lahat? Sa wakas, nagsalita na rin ang matanda. Halos bulong, ngunit malinaw ang bawas salita. Di ang nangyari. Sabi ng matanda. Mag-alaga ka sa kare. Wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Dayan. Mahal niya ang kakambal mo. Ngunit
Hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Napalunok si Dayan at bagyang bumitiw. Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng kontrol? Ang totoo, matagal lang tinatago ng pamilyang ito ang lihim. Patuloy ng matanda. Ang buong pamilya nila ay hindi karaniwang tao. E sila yung mga nilalang na may kapangyarihan. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Sigari, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kalagayan. Isang sumpa ang kanyang pinagdaanan. Anong klaseng sumpa? Tanong ni Dina na halos hindi makapaniwala sa mga narinig. Nagpakawala ng isang malalim na paghinga ang matanda bago muling nagsalita. Sigari, may dalawang katawan. Isang mabait na tao at mapagmahal sa iyong kakamban. At isang halimo na hindi kayang kontrolin ang sarili. Kapag nasusumpungan ang kagutuman. Nanginig na ang buong katawan ni Dina sa takot at galit. Hindi niya lubos maisip ang mga narinig. Ngunit nagkaroon siya ng malinaw na imahe sa kanyang isipan. Ang imahe na halimaw ang nakita niya noong gabi sa terasa. Walang ibang intensyon kundi ang takutin at pahirapan siya. Alam niyang hindi simpleng tao ang gumawa ng ganun sa kanyang kakamala. Kung ganun, patuloy ni Dina. Alam ni Gary na siya may gawa ng pagkamatay ni Dayan. Alam niya hindi niya kontrolado ang sarili niya. Kulit bakit niya inilapit ang sarili niya sa kakambal ko? Walang maisagot ang matanda. Tumulo ang mga luha ng kanyang magamata. Tila ba alam niyang malalim ang sugat na naidulot ng kanilang pamilya kay Dina. Hindi gusto ni Gary ang mangyari. Bulong ng matanda. Ginawa niyang lahat para protektahan ang iyong kakamban. Ngunit hindi niya kayang talunin ang sarili niyang kalagayan. Napaluhod si Dina sa harapan ng matanda. Pilit na iniintindi ang lahat ng narinig. Tila ba nawala ng lakas habang ang isip niya lumalangoy sa mga alaala ng kakambal niyang si Dayan. Nakita niya ang mga ngiti ni Dayan, ang masayang mga araw na magkasama sila, ang masayang pag-asa na sa kalaunan napalitan ng kalungkutan at takot. Siya, si Gary ang pumatay sa kakambal ko. Bulong ni Dina na puno ng galit at puot. Hindi niya ako mapatatahimik. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbabayad. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sa ngayon, alam niya na ang katotohanan. Ang lihim na matagal nang itinatago ng pamilya ni Gary. Sa wakas, nalaman niya na. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Kailangan niyang makaharap si Gary. Kailangan magbayad ito sa nagawa nito sa kanyang kakambal. Ang laban niya ay hindi pa natatapos. At ngayon sa wakas, buo na ang kanyang loob na harapin ang halimaw na pumatay kay Dayan. Ang halimaw na minsang naging kasintahan ng kanyang kakambal. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang magbuwis ng buhay
para makamita ang hustisya. Sa puntong yun, tumayo na si Dina. Pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Hinarap ang matandang babae. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Mariing sabi ni Dina. Oras na para tapusin ang lahat ng ito. Ngunit bago makasagot ang matanda, may narinig silang mga yapak papalapit mula sa labas ng kwarto. Isang boses ang tumawag mula sa dilim. Dina! Kilala niya ang boses na yun. Isang pamilyar at malamig na boses. Boses ni Gary. Nagtagpo ang kanilang mga mata nang tuluyang bumukas ang pinto. Sa harap ni Dina, si Gary. Nakatayo sa anino ng gabi. Sa unang tingin, parang siya pa rin si Gary na kilala niya. Ang Gary na minahan ng kanyang kakambal. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, kita ni Dina ang mga pagbabago sa kanyang anyo. Ang mga mata na tila nagliliwanag sa dilim at ang mga kamay na tila mahahaba at matatalim ang mga kuko. Gary! Bulong ni Dina na puno ng takot at galit. Bakit mo ginawa ito? Walang sagot si Gary. Ngunit sa mga mata nito, tila may isang paywatig ng pagsisisi at pangungumpisal. Hindi ko gustong mangyari ito. Sabi ni Gary, halos pabulong. Mahal ko si Diana. Gusto kong malin din kita bilang kapatid niya. Pero hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Ngunit sa halip na makuha ang simpatsya, lalo lamang umusbong ang galit sa kanyang puso. Sa kanyang isip, isang bagay lang ang malinaw. Ang malinaw sa harap niya. Naruroon ang dahilan ng pagkawala ng kanyang kakambal. Sa mga sandaling yun, wala nang makapipigil kay Dina sa paghihigandi. Habang magharap si Dina at Gary, tila bumigat ang bawat sandali. Ramdam ni Dina ang galit, takot at sakit sa puso. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Nasa harap niya ang halimaw na maaring pumatay sa kanyang kakambal. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumukas na ang pinto sa likod ni Gary. Pumasok ang matandang babae. May hawak itong isang antigong pamalo na tila nagtataglay ng kakaibang simbolo. Ang mukha ng matanda ay puno ng pangamba, ngunit matatag ang kilos nito. Dina, umalis ka na! Pakiusap ng matanda habang nakatingin kay Gary. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin kapag nagalit siya! Ngunit hindi na tinag si Dina. Hindi ako aalis! Madiin niyang sagot. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Diana! Habang papalapit si Gary kay Dina, nagbago ang mga mata nito. Ngunit bago pa siya makalapit, itinapat na ng matanda ang hawak na pamalo kay Gary. Tila nagsasagawa ng isang ritual. Gary, huwag mo siyang saktan! Bulong ng matanda na may halong takot. Ngunit hindi napansin ni Dina ang kakaibang pagngiti ng matanda sa kanyang mga labi. Naguguluhan si Dina sa mga nangyayari. Nararamdaman niyang tila may ibang pagkatao sa likod ng lahat ng ito. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Tanong ni Dina sa matanda. Anong kinalaman mo sa lahat ng ito? Ang matanda ay tahimik lang ng sandali. Ngunit sa huli, nagsalita ito na may halong kalungkutan at galit. Ako ang tunay na ina ni Gary. Sagot ng matanda. Nabigla si Dina sa kanyang narinig.
Ngunit hindi siya makapaniwala. Paano nangyari yun? Usal ni Dina. Matagal lang yung sinumpa ang pamilya namin. Patuloy ng matanda. Ang sumpa ng pamilya namin ay nagmula sa dugo. Sa kasalanan ng aming mga ninuno. At sa kagutuman ng kaluluwa. Ngunit may napansin si Dina sa mata ng matanda. Isang bagay na tila nagtatago sa dilim. Isang pangungusap na biglang bumasok sa kanyang isipan. Huwag mo siyang pagtiwalaan. Naalala niya ang sinabi ni Diane. Isa sa mga chat nito bago namatay. Lumingon si Dina kay Gary na tila walang lakas na humakbang. Habang tinititigan siya ni Dina, nakita niya ang mga mata ni Gary. Hindi galit o takot, kundi pagsisisi at pagkabalisa. Biglang sumagi sa isip ni Dina ang lahat ng narinig niya na mga kwento at bulong-bulungan tungkol sa pamilya nito. Gary, sabi ni Dina na halos pabulong. Ikaw ang pumatay kay Diana. Ngunit bago pa man makasagot si Gary, sumigaw na ang matandang babae. Huwag mong pakikialaman ang alaga ko! Nabigla si Dina sa narinig na alaga. Isang salitang hindi pangkaraniwan para sa isang ina. Bumalik sa kanyang alaala ang bawat peraso ng kwento, bawat bulong at palihim na pagtingin ng mga tao sa baryo. Parang nagkaroon ng liwanag ang kanyang isip. Isang peraso ng palaisipan ang bumagsak sa kanyang harapan. Hindi si Gary pumatay kay Diana. Usal ni Dina. Ngunit tila hindi ito isang tanong, kundi isang konklusyon. Ang mukha ng matanda ay biglang nagbago. Mula sa kalmado at puno ng takot, naging isang malupit, nagmamaliit. Ngumiti ito ng malalim, isang ngiti na tila may halong kasamaan. Oo, Dina, sabi ng matanda na malamig. Hindi si Gary ang pumatay kay Dayan. Ako ang may gawa noon. Nanginig ang buong katawan ni Dina. Hindi niya alam kung paano magre-react ng mga sandaling yun, kung paano tatanggapin ang katotohanan. Ang halimaw na hinahanap niya ay nasa harapan niya. Ngunit hindi ito si Gary ang tunay na halimaw, kundi ang ina niya mismo. Bakit? Bulong ni Dina na halos hindi na makapagsalita. Bakit mo ginawa yon? Dahil alam kong si Gary ay magiging mahina kapag patuloy siyang magmamahal. Sagot ng matanda na walang pag-aalinlangan. Ang sumpa sa pamilya namin ay nagmumula sa kahinaan. Ang pagmamahal. Kaya kailangang mawala si Diana. Pero mahal siya ni Gary, sabi ni Dina, na ngayon ay puno ng galit at puot. Ginawa mo yun sa sarili mong anak! Hindi siya mahalaga, tugon ng matanda. Ngayon ay tila walang natirang awa pa sa kanyang puso. Ang mahalaga, ang dugo namin, ang pagpapatuloy ng aming lahi, at ang pagsunod sa sumpa na matagal nang itinakda. Nasa harapan ni Dina ang tunay na halimaw, ang babaeng nagpakilalang tagapag-alaga, ina. Ngunit sa likod ng lahat ng yun, isang mapagbalat kayo, mapanganib na nilalang. Si Gary na ngayon ay halos walang lakas, nakatitig lamang kay Dina
halatang puno ng pagsisisi sa kanyang sarili. Ngunit alam ni Dina na hindi ito ang oras para umatras. Kailangan niyang tapusin ang latang iyon. Kailangan niyang ipagiganti ang kanyang kapatid. Mabilis na kumilos si Dina. Kinuha ang pamalo mula sa kamay ng matanda sa isang iglapa. Itinapat niya ito sa matanda. Sa loob ng ilang segundo, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na tila bumalot sa kanya. Ang matanda ay biglang natakot. Tila hindi inaasahan na magagawa iyon ni Dina. Walang kapangyarihan ang halimaw sa puso ng tao, puno ng hustisya! Sabi ni Dina na mariin sa mga huling sandali. Hinampas niya ng pamalos sa lupa. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ang matandang babae ay sumigaw. Isang nakatatakot na tunog. Nang mawala ang liwanag, walang natira sa harapan ni Dina kundi ang labi ng isang natutunaw na anyo. Ang tunay na anyo ng matanda na nagtago sa likod ng anyo ng tao. Natapos rin ang sumpa ng pamilya ni Gary. Sa wakas, ang halimaw na pumatay kay Diana ay naglaho na. Lumapit si Gary kay Dina. Patawad, sabi niya habang nangingilid ang mga luha. Patawad sa lahat ng nangyari. Tumango si Dina, ngunit hindi pa rin nawawala ang sakit sa kanyang puso. Hindi kita maaaring patawarin para sa pagkamatay ng kapatid ko, sabi niya ng mariin. Ngunit alam ko na hindi ikaw ang halimaw sa likod ng latang ito. Tumalikod si Dina. Naglakad papalayo mula sa bahay. Bit-bit ang pamalo na minsang ginamit laban sa halimaw. Ngayon, alam niyang tapos na ang kanyang laban. Ngunit alam din niyang hindi mawawala ang sugat ng pagkawala ni Diana. Sa kanyang pag-alis, naiwan si Gary na puno ng lungkot at pagsisisi. Alam niyang ang kanyang sumba ang nagdala ng kamatayan sa kanyang pinakamamahal. Ngunit alam din niyang hindi siya ang tunay na halimaw, kundi ang kanyang sariling ina. Sa wakas, natapos ang lahat ng lihim at kasinungalingan. Ang halimaw na pumatay kay Dayan ay naglaho, ngunit ang alaala ng bawat sugat at luha ay mananatiling nakaukit sa puso ni Dina. Ang tunay na laban ay hindi sa mga halimaw na nasa labas, kundi sa mga halimaw na nagtatago sa likod ng mga peking mukha ng pagmamahal at pag-aaruga.